Mensahe ng pag-asa ang dala ng Filipino-American pilot na si Jessica Cox sa kanyang pagbisita sa mga tulad niyang may kapansanan na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Panawagan niya isama at sana akayin din sa pagbangon mula sa mga kalamidad ang mga person with disabilities na humaharap sa mas malaking hamon para malampasan ang kalamidad. Balita hatid ni Bam Alegre. Nasa Tacloban ngayon si Jessica Cox, ang Filipino-American na lisensyadong piloto na wala mga braso at kamay. Napag-ugnayan siya sa NGO na Handicap International para tutukan ang kalagayan ng mga katulad niyang PWD o Person with Disabilities. Bibisitahin din ni Cox ang Giwan, Eastern Samar na probinsya ng kanyang ina. We will be bringing messages of hope to all the persons with disabilities and letting everyone know that we're here in support. And our goal is to bring awareness to the rest of the world, let them know that there are people here who still need support. Ang mga PWD kasi na biktima ng Yolanda, mas nahirapan daw bumangon sa kalamidad. Gusto ko makatrabaho kami kagaya sa aking mga disabled dito sa mga barangay. Walang mga trabaho ng disabled dito, kawawa naman kami kung hindi kami nakakakilos. Muli ring bumisita sa Eastern Visayas si United Nations Undersecretary General for Humanitarian Affairs at Emergency Relief Coordinator Valerie Amos. Kinamusta naman niya ang rehabilitasyon sa ilang barangay sa Giwan na na-wash out ang mga bahay. Namahagi roon ng United Nations ng mga pagkain, supply at alok ng cash for work programs. Pinuntahan din ni Amos ang mahigit 100 pamilya sa Tent City na 3 buwan na nakatira rito. Mula Giwan, pumunta ang UN delegation sa Tacloban. Sa tala ng United Nations, $362 million na nakalap nila para sa mga biktima ng Yolanda. $788 million ang kanilang target. So we will continue to do our best to raise all of the money, and of course the government itself, through its own longer-term program, is seeking to raise resources. Bam Alegre, GMA News.